pagbubulay-bulay dito sa unang bahagi ng ating batayan. Napagtanto ko na meron talagang relasyon na hindi naaayos. Kasi sabi ni Jesus, kung di pa rin siya makinig, ituring mo ng hintil, maninigil ng bris. Let it go. Minsan, mahirap mag-let it go. Mahirap magpasensya, manahimik at ipananangin, lalo na kung masakit ang kanyang ginawa sa atin. Pero, pag nasa atin ang presensya ng Diyos, magagawa natin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihang magpasensya. Maalala ko tuloy yung post ni Eka, ni Loreca nung district niya kapano na nakaraan. Ang sabi niya, bakit kaya mas magaling magalit kaysa magpasensya? Bakit kaya, mga kapatid? Mas magaling magalit talaga kaysa magpasensya. Pero walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil minsan, naranasan mo din yan. Nung nasa old building pa lang tayo, yung old building pa lang ito, nasa understair kami, si Rocky Agdan. Alam niyo yung mga na, nandito na yung luma, understair. Alam niyo yung place na yun, dito sa may Alice, yung Alice Playgroup. May dalawa akong kasama, nag-uusap kami. Sakto naman na darating, may darating na isa. Biniro ko siya. Ang sabi ko, oy, buti na lang kung pagdating mo, tapos na ang usapin tungkol sa'yo. Biniro ko siya na gano'n. Di ba ginagawa natin yan minsan? Oy, buti na lang. Hindi mo narinig yung sinabi ko. Yun. Pero actually, hindi namin siya pinag-usapan. Biniro ko lang siya na gano'n. That week, nag-post siya. Sinabi niya, pinag-chisis, minsan ako ni ganito, ni ganito, ni ganito. Ako yung tinutuboy. Pinost pa niya. Pati si Pastor, eh ganito ang sinasabi ni ganito sa akin, sabi niya. Hayaan mo na lang. Kita ko yung kulat ni Pastor, hayaan mo na lang siya, baka nagkamali. Hindi, akong pinag-usapan nila doon sa understair. Nagtaka ako. Pero that week, wala akong, hindi ako matahimik. Kasi hindi ko naman, hindi naman naman talaga namin siya ang pinag-usapan. Biniro ko lang yung sinabi ko na yun, pero tinutuko niya. Ang masakit, sa Facebook pa siya nagsabi. So, that Sunday, tinuntahan ko siya nung sa may Malawak sa pinagpro-programan natin. Oo, sa hall na yun. Tinuntahan ko siya. Nakaupo siya. Nandun pa si Ate Bill Manon, narinig niya yung sinasabi namin. Tinuntahan ko siya. Sinabi ko sa sorry, pero hindi ka namin pinag-usapan. Biniro lang kita noon. Ang dami niyang sinabi sa akin, ayaw niyang tanggapin yung... Sabi ko, tawagin natin yung dalawa kong kasama at sila ang magpapatunay na hindi ikaw ang aming pinag-usapan. Galit na galit pa rin siya hanggang umiiyak na ako. Kasi gusto kong liwanagin na talagang wala akong sinabi. Umiiyak na ako. At ang ginawa niya, iniwan niya ako na umiiyak. Hindi siya nakipag-ayos. Hindi niya tinanggap yung mga sinabi ko. Ilang gabi, ilang weeks ko yun na iniiyak sa Panginoon. At totoo na patunayan ko, time heals. Ginamot ng Panginoon ang nasirang relasyon na yun. Hindi ko na mamalayan, kinakausap na niya ako muli. Kinakausap na niya ako muli. At ramdam ko na wala akong galit, wala akong tango sa kanila, sa kanya, nung kinausap niya ako. At hanggang ngayon, maayos naman ang relasyon namin sa awa ng Diyos. Kaya magagawa nating mag-let it go. Magagawa nating magpasensya. Basta nasa atin ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, huwag na natin isipin yung bakit kaya mas madaling magalit kaysa magpasensya. Basta na sa atin ang Panginoon, magagawa natin magpasensya. Let it go, manahimik na lang tayo at patuloy natin silang ipanalangin. At ang Diyos ang kikilos. Siya ang kikilos.
Huwag nating pilitin at huwag din nating kunin ang lugar ng Diyos para tayo'y humusga. Sa mga sumusunod na talata na kasagad dito ang kapangyarihan magbawal at magpahintulot. Yung sinasabi kung ano man ang pinahintulot natin dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Kung ano man ang pinagbawal natin sa lupa ay ipagbabawal sa langit. So, ito po yung sinasabi. So sa huling hakbang ng pagpapanahuli sa nasirang relasyon ay ang pagsasabi sa iglesia. That is the last step. The involvement of the church. Ang iglesia o ang church leaders and elders ang magiging tagapagitan. Kaya binibigyan sila ng Panginoon ng kapangyarihan na magbawal at magpahintulot. Ang iglesia o ang Panginoon ay binibigyan niya ng iglesia ng kapangyarihan magbawal at magpahintulot. Binibigyan ng Panginoon ang kapangyarihan na magdisiplina sa bawat kasapi na nagiging panalo. Ngunit may kaakibat na paalala. Sabi ni Jesus, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kanila. Oo nga't binibigyan ng kapangyarihan na magbabal at magpahintulog ng iglesia o ibig sabihin, magbigay ng disiplina, ngunit ang sabi niya, nagkatipon sa pangalan ko. Ang pagdidisiplina o pagbuo ng mga alituntunin ng iglesia ay dapat naaayon sa kalooban ng Diyos. Stewardship of power and authority. Pwede rin nasabi sa atin ng pinaipastor nung nakarang linggo, ngayon ay stewardship ano natin. So, makikita natin dito yung stewardship of relationship. Stewardship of authority. So, paano natin pangangasiwaan yung dalawang ito? Paano natin pangangasiwaan ang relasyon natin sa ating kapwa at pangangasiwaan ang kapangyarihan yung pinagdaloob sa atin ng Panginoon na magbawal at magpahintulot? So, paano natin pangangasiwaan yung relasyon natin sa ating kapwa? Kasi ang stewardship ay hindi lamang pinag-uusapan ang about pera, talento, at oras. Hindi lang yan ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kundi maging ang relasyon natin ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nung saan tayo nga maayos iti panakigadwa tayo, lahat na lang nakakaaway natin, nakakabangga natin, lahat na lang di natin makasundo sa palagay ko. May mali po sa atin. Ay hindi pala palagay. Talagang may mali sa atin. Diba? Talagang may mali sa atin. Try to evaluate our stewardship life. Stewardship of relationship. Suriin natin mabuti ang ating sarili. Ano nga bang mali sa akin? Nagiging hintil na ba ako? O maniningil ng bis? Ang pagsasabi ng Panginoon na ituring na natin hintil o maniningil ng grace ay para makilala ng buong kapulungan, makilala ng mga kapatid na ang ating kapatid ay unrepentant. Hindi siya marunong magsisi. Hindi niya kinikilala ang kanyang pagkakasala. Wala sa vocabulary niya ang sorry. Walang kapatid. So, if we ever encounter this kind of fellow, kung ayaw niyang magpakumbaba, kung ayaw niyang mag-sorry, let it go. Manahimik na lang tayo at ipag-pray. Let it go na hindi ipahayag, kundi let it go na ipanalangin. Yung let it go kasi na ipinapahayag, yun yung mga gawa ng hindi at at maniniil ng Kristo. Kapag let it go na nga sila, pero bawat kumukuhan naman, sinasabi, uy, si ganito, tapos pupunta, may kumbakausap ko, si ganito, si Milane, ganito, napakasabi yung sinabi. Lahat naman, sinasabi niya sa lahat ng usapin, sa lahat ng mga nakakasama niya. Totoo bang let it go yan?
nasira ang relasyon din. So, yung pangalawang bahagi, yung pagbibigay o yung stewardship of authority. Stewardship of power. Binibigyan ng Panginoon ang iglesia na gagawa ng mga alituntunin, gagawa ng mga guidelines, magbawal at magpahintulot. Pero sabi niya, naaayon sa kanyang kalooban. Hindi po yung makasariling hangarin dahil galit ka sa membrong ito. Sinabi mo na, tanggalin na siya na membro. Hindi po pwede yung gano'n. Dahil hindi po tayo nagtatanggal ng membro. Pero maaari natin siyang kausapin na huwag muna siyang maglingkod. Huwag muna siyang maging leader. Pero member pa rin siya. Hanggat hindi niya naaayos ang kanyang relasyon sa kanyang kapwa. Dahil nga ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Kung natatandaan niyo yung lesson natin ng mga nakaraan, naghasik ng butil, mabuting butil ang hinasik nila, tapos nung natutulog na sila, nagdaan naman ng kaaway, naghasik ng masamang butil, sabay silang tumubo. Sabi ng mga alagad, natatanggalin namin yung mga masamang damo. Sabi ng Panginoon, hayaan nyo na lang silang lumaging pareho. At pagdating ng anihan, i-separate natin yung mabuti at masama. Kung i-apply natin dito sa iglesia, kung may masama at hindi mabuting alagad, huwag natin siyang tanggalin. Hayaan natin silang lumaking pareho. Hayaan natin silang maging membro pareho. At pagdating ng anihan, ang Diyos na ang humusga. Tayo, wala tayong karapatan na humusga. Ang Diyos lamang ang may karapatan humusga. Dahil tayong lahat ay huhusgahan ng Panginoon. So, wala tayong karapatan humusga. Kung kaya't yung autoridad o yung kapangyarihan ay pinagkatiwala ng atin sa atin ng Panginoon, huwag natin abusuhin. Dapat pag magbigay ng disiplina o gagawa ng mga alituntunin ay batay sa kalooban ng Diyos. May karakit na pag-ibig. Pagkat pag lahat ng ating ginagawa ay laging may kaakibat na pag-ibig at pagmamalasakit, mapapanatili natin ang kaayusan at kabanalan sa loob ng iglesia. Mapapanatili natin ang mabuti at magandang pakikipagkapwa o friendship sa ating samahan at mararanasan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga kalagitnaan. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos ngayon ay hinahamon